ilang buwan na ring mainit na issue kung sino ba talaga ang kontrobersyal at suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Sa mga nakalipas na buwan, parang teleseryeng sinubaybayan ng publiko ang pagdinig tungkol sa kanya sa Senado. Saan pa lang po kayo ipinanganak? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Saan po yung bahay ninyo? Your Honor, hindi ko na po alam. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salong po kami ng farm. Meron din po akong teacher po, Your Honor. Ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Amelia Leal po. Biological mother ko po. Sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. Mula sa pagkakadawit sa operasyon ng POGO sa Bamban, Tarlac, ang investigasyon natuon sa iisang tao at sa tunay niyang pagkatao. Ang suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Leal Guo. Lumaki po ako sa farm. Tenas ba dyan? Ako sa farm. Tenas ba dyan sa farm? Ano ba? Huwag tayong robot. Dahil kasi sa ilang impormasyong natuklasan mula sa mga nahalungkat na dokumento at sa mga hindi tumutugmang pahayag ng mayor, ang mga mambabatas, may duda. So lumalim yung misteryo sa kanya. Magsalita po kayo sa Kampangan kung kayo'y lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. What Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Guay lao pe, tui tai liok lai. Pero sa mga nagdaang pagdinig, sunod-sunod ang mga inilabas na ebidensya laban kay Mayor Guo. Mas ni-research pa namin. Hanggat lumabas yung katotohanan pala tungkol sa kanyang pagkatao. Una, ang kopya ng SIRV o ng Special Investors Resident Visa ng isang Chinese national na nagngangalang Guo Waping dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003. Pero ang Lin Wenye na lumalabas ina ni Mayor Alice Guo ay Manila na nag-apply para sa Special Investors Resident Visa noong mga bata pa sina Mayor Alice Guo. Di umano si Mayor Alice Guo at si Guo Waping iisang tao. Maliban kasi sa pagkakahawig ni Guo sa litrato ni Guo Waping, tugmang-tugma rin daw ang kanilang fingerprints. We found it to be similar. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa database naman ng NBI o ng National Bureau of Investigation, may lumabas na isa pang Alice Leal Guo. Kapareho ng pangalan, pati ng birthday, July 12, 1986. Pero ang Alice Leal Guo na ito, tiga Quezon City. Hindi nagmamatch ang fingerprint impression dito sa dalawa. Ibang tao ito. It's premature for us to comment, considering that we have not even seen any of these documents. And ipipresenta nila yan sa husgado. Ngunit ang paniniwala ng mga otoridad, panglito lang daw ang isa pang Alice Leal Guo na ito. Kaya ang NBI magbibigay ng pabuyang 50,000 pesos sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan niya. Kung makita namin, ma-question namin siya why she uses the name in her application for NBI. Pero ang tanong pa rin, sino ba talaga si Mayor Alice Guo? Hindi ko na po alam, Your Honor. Pumunta ang aming team sa mga lugar na may kinalaman sa kanya, sa nasasakupan niya sa Bamban, sa Tarlac, at sa Valenzuela, kung saan lumutang din ang mga testimonya na dito daw dati tumira ang kanilang pamilya. Sa aming pag-iimbestiga, may isa kaming nakilala na nagsasabing kilala niya, di umano, ang pamilya ng kontrobersyal na mayor. At siya mismo raw ang makapagpapatunay na si Alice Guo at si Guo Waping, di umano, iisa. Yun nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping.
nandito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Si Mayor Guo, nagpakilalang ipinanganak at lumaki sa farm. Nag-homeschool, di umano, kasama si Teacher Rubilin at nag-alaga raw ng baboy na negosyo ng kanilang pamilya. Kalaunan, ibinunyag din niya na siya raw ay anak ng isang Chinese national na si Angelito Guo sa dati nitong Pinay na kasambahay na si Amelia Lian. Ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog raising din or sa pogo or sa iba pa? Hog raising po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Pumunta ang aming team sa kanyang baluarte sa Bamban, Tarlac, ang ilang mga residente ng Bamban. Ipinapakita ang suporta sa kanilang mayor sa pamamagitan ng mga ipinaskil na signage sa labas ng kanilang mga bahay. Isa sa kanila, ang garbage collector na si Edgardo, na aminadong ibinoto niya si Guo. Ang sabi po nila, nakatira siya sa dito po sa roadside. Ganun po ang dinig namin. Pero po siya po, hindi po namin talagang kilala. Try natin, baka ito na yung tutulong sa Bamban na maging isang mayor na para umunlad. Taong 2022, tumakbong independent candidate sa pagka-alkalde. Handa tayo po! Ang sinabi po ayos mo! Kahit bagito sa politika, nagwagi. Maraming salamat po at mahal ko po kayo lahat. Yung mga bata po na nag-aaral na mga taga-bundok, may service po sila. Andali lang para pwede maging mayor. Bigyan mo lang ng tulong mga tao. Marami ka ng fans and supporters, di ba? Pero hindi rin lingid sa kaalaman ng mga tigabamban ang magarbong pamumuhay ng suspendidong alkalde. Nagmamay-ari ng luxury cars, dump trucks, pati na ng helicopter. Pare, patsyak mo na. Pag ganun. Kung anong rangya ng kanyang pamumuhay, taliwas sa ipinapakita sa kanyang vlogs. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay tuyo. Tinanong din namin ang mga empleyado sa munisipyo. Kung sa trabaho, tutok siya. Hindi siya laging stricto. Kaya laking gulat daw ng kanyang mga nasasakupan at pinamumunuan nung nadawit ang pangalan ni Mayor sa Pogo Scam. Ang lupang pinagtayuan kasi ng Pogo Hub na Zun Yuan Technology sa compound ng Baofu Land na nasa likod lang mismo ng munisipyo, nakapangalan kay Mayor Guo. Yung mga electric bills and then yung mga maintenance bills. Even yung sa land titles, may actual hand talaga siya dun sa operation ng Pogo. Hanggang nakalkal na nga ang totoong nasyonalidad ni Mayor Guo. Ayon sa kanyang birth certificate na narehistro nito lang 2005, kung kailan 19 anyos na siya, ipinanganak siya sa barangay Matatalaib sa Tarlac. Pero base sa impormasyon mula sa ilang dokumento, napag-alaman na ang pamilya ni Mayor Guo minsan nangupahan at nagtayo pa ng embroidery business sa Valenzuela City. Meron kasi silang warehouse doon na rinentahan sa isang taga-Valenzuela at allegedly tumira rin sila doon para hindi ma-pinpoint kaagad kung saan sila o ano yung kanilang official address. Sinabi nung may-ari sa akin na nag-request sila na magpatayo ng quarters. May mga factory sila, hindi lang sa Valenzuela. Kung involved siya sa negosyo ng tatay niya, hindi natin mape-prevent na ma-invalidate na talagang pupunta siya sa mga factories na yan. Pinuntahan ng aming team ang sinasabing address di umano ng pamilya sa Valenzuela. Hello sir, good afternoon po sir from GMA Network po sana sir. Ano po sana? Sir, magtatanong lang po sana sir, pandito ba yung may-ari sa kung sakali? Wala po, dito may mga bahay po. Nung tinanong namin ang kapitan ng barangay kung meron silang record ng sinasabing embroidery business ng pamilya Guo na QJJ Embroidery Center Incorporated, wala kaming makitang business name doon sa record. Nagtanong-tanong din ang aming team kung may nakakakilala sa pamilya Guo. Pero hindi niyo nakita siya, yung mukha niya, yung
balita. So dili pa wala ka kabantay nga na adira. Hindi ko alam na. Hanggang may isang nagpakilala na nagsasabing nakikita niya di umano noon na labas-masok sa warehouse ang babaeng kinalaunan naging Mayor Guo. Mahal na mahal ko po kayo lahat! Itago natin siya sa pangalang Carla. Pumayag si Carla na ilahad ang kanyang nalalaman sa kondisyong hindi siya haharap sa kamera. Pero pinahintulutan niyang i-record ang audio ng kanyang salaysay. Kahit tayo Ate G! Kilalang kilala raw niya ang pamilya ni Mayor Guo dahil dati siyang nagtrabaho sa mga ito. Nung taong 2001, nagtrabaho po ako sa embroidery ng QJJ hanggang 2013. Yung may-ari po nung trinatrabahoan ko yung QJJ ay yung papa ni Alice. Taliwas sa kwento ni Mayor Guo sa Senado, hindi raw Pilipina ang ina nito. Sa pagkaalam ba niyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Si Winnie Lynn, yung mama niya. Si Mrs. ay dyan sila nakatira habang nandito pa yung embroidery. Tapos yung papa nila, laging wala kasi umuwi ng China yun. Si Mrs. lang yung nandito lagi. Ang batang Guo, madalas daw noong nasa warehouse. Pero di umano, iba ang tawag noon sa kanya. Yun, nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old, sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping. Lagi naman siyang pumupunta sa Imbro, kaso nga lang hindi siya nagtatagal. Si Alice pa na iuwi ng Banban, Tarlac, yan siya, doon yan siya umuwi. Dalawang araw lang yan sa isang linggo pumupunta. Yung kapatid niya si Jiang Long at saka yung isa hindi ko ano, bunso lang kasi yung palayo eh. Tatlo yan silang magkakapatid. Illustration eh. Hindi tayo pwedeng mag-comment dyan hanggat hindi natin mismo narinig yan sa proper point. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Sa salaysay ni Carla, naku-question ngayon ang naunang kwento ni Mayor Guo sa Senado na sa farm sa Bamban, Tarlac siya lumaki kasama ang Chinese nitong ama matapos silang iwan di umano ng Pilipina niyang ina. Laging magdududa ka sa halip na maklaro yung mga unang tanong na dadagdagan ng tanong, lalo na kapag lumalabas na nagsisinungaling or naglilihim. Pero ang tanong ng marami, kung kaduda-duda pala ang pinagmulan ni Mayor Guo, paanong nakalusot ito sa pagpa-file ng kanyang candidacy sa pagka-mayor ng Bamban, Tarlac? Sa kaso ni Mayor Guo, siya ay nakapagparehistro bilang botante noong April ng 2021. Noong mag-file siya, wala kahit isa ang nag-question o nag-upo sa kanyang application para maging isang botante ng Bamban, Tarlac. Kaya ito ay nag-grant na approve ng Election Registration Board ng Bamban. Itong issue ng fake passports, mga dayuan na nag-abuso sa sistema natin, matagal na nangyari yan. Baka yung case ni Alice ko ay tip of the iceberg lang baka yan. May aspeto din ito ng geopolitics eh. Dahil obviously mahidwaan ang Pilipinas at China. At the same time, malaki din yung issue ng ano bang implication ng pagdagsa ng mga pogo. Pero pinakita ito na gano'ng kadali mag-infiltrate ng Pilipinas. Ang dating makapangyarihang alkalde ng Bamban dahil sa pagkakadawit sa mga illegal na pogo operation sa bansa, nahaharap ngayon sa mga patong-patong na kaso. Sinampahan nga natin siya ng qualified human trafficking. Ito yung under ng RA 9208 o yung tinatawag nating anti-trafficking in persons law. Tingnan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Guo. Papel, bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. There must be overt act. So itong kaso na ito, mahina, medyo pilit ho talaga. Hinihintay pa natin yung official record kasi at saka yung certification from China. Kung i-admit talaga siya ay talagang Chinese citizen, ano? Nakikipag-ugnayan na tayo sa Bureau of Immigration para malaman natin kung paano nakapasok si Guo Waping dito. Yung quo warranto case ay maaring magtanggal sa kanya bilang mayor. Kung ano pang mga administrative at criminal cases ang binibuild ngayon at maaring ihain laban sa kanya, posible siyang ma-deport. Pero bago pa siya posibleng ma-deport, kung ma-convict at ma-sentensyahan siya sa alinman sa ibang mga kaso, magsiserve pa siya ng time dito sa Pilipinas.
Itong Biyernes, formal na naghain ng petisyon ang Office of the Solicitor General na kanselahin ang birth certificate ni Guo. May irregularity doon sa delayed registration process. Posibleng may mga iba na gagamitin ng pag-abuso doon sa delayed registration process. Alam mo, lahat tayo gusto natin yung katotohanan. Wala naman tayo itinatago ito. Lumaki po ako sa farm. Tennis ba dyan? Ako sa farm. Basta tennis ba dyan? Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Minsan nakikita natin sa movies, sa social media, online scams or transactions. Pero ngayon, gagamitin nila yung ganyang modus sa gobyerno natin. Di tayo dapat pumayag. Kung totoo man ang mga alegasyon laban kay Mayor Guo, patunay ito sa malalim at talamak na korupsyon sa iba't ibang antas ng ating gobyerno. Paanong ang di umano isang hindi naman pala Pilipino na iboto sa pwesto? At maliban dyan, di umano konektado sa mga kaso ng human trafficking, mga krimen, forced labor at scam. Kung ang iba wala raw maalala, tayong mga botante at mamamayan, hindi natin dapat ito kalimutan at hinding-hindi rin dapat hahayaan lang.